Hey guys, I'm Arki Carlota and welcome to Who Got Arki, the podcast. And this is another episode of Who Got Arki, the podcast with me, your host, Barbs, and of course with my co-host, Makoy. Are you there? Hi Barbs, I'm here. Ayan, kamusta ka naman? Mukha kang fresh ngayon na, may lakad ka ba? Wala. Pinaghandaan? Ay, hindi naman. Wow, okay. Actually, special tong episode. Akala ko pinaghandaan mo kasi special tong episode natin today. Alam mo naman, matagal ko na siyang nababanggit na gusto ko talaga siyang i-guest sa ating podcast kasi marami din akong, personally, marami akong gustong tanungin sa kanya. And huwag na nating patagalin. Let's all welcome our architect slash vlogger, Arki Carlota. Yes. Thank you, thank you. Hi, Arki. Kamusta mo kayo? Hello. Okay naman. Nagbakasyon kami sa Singapore weeks ago. Tapos ngayon bumalik na kami dito sa Australia. Sa Sydney, Australia. Wow. Nice. Ilang araw kayo dito sa Singapore? Parang mga 5 days lang. Yung ika-5th flight na namin. So, sobrang squeeze lang ng bakasyon namin dyan sa Singapore. Okay. Tapos sobrang init, di ba? Pabilisan lang. Sobrang init ngayon. Pero nakita ko nga yung vlogs ninyo. Actually, naisip ko, ako invite ko kaya sila for coffee, ganyan. Pero kasi nagdadalawang isip ako, baka late nakabalik upload na siya. Oo. Ayun. Late upload nga siya. Nice. So, pero galing din kayong Pilipinas, di ba? Nagbakasyon kami sa Pilipinas ng 2 weeks. Tapos, back after ng Pilipinas, pumunta naman kami sa Singapore para ma-meet namin yung mga friends namin. Tapos bumalik na ulit kami dito sa Sydney, Australia. Kasi ang tagal namin hindi naka-uwi, parang 2 years plus. Dahil nga sa pandemya. Kaya parang ngayon yung chance. Kasi wala nang mga requirement na yung mga PCR. Oo. Yung mga maluwag ganun na. Kaya. Oo, maluwag na. Kaya parang okay yung timing na makauwi kami. Alright, so but before we get into our main topic, Arki Carlota, bigyan nyo naman kami ng brief background kung nasan kayo nag-work for the past maybe 10 years or so after graduation para may idea yung mga listeners natin. Okay, so after graduation sa Mapua Institute of Technology ako po gumraduate. After ng graduation, nag-work lang ako sa Pilipinas ng parang less than 2 years. Tapos pumunta na ako sa Singapore. Doon ako nag-work ng 13 years. Oo, matagal yung pag-stay namin sa Singapore. Tapos after namin mag-work sa Singapore ng 13 years, pumunta naman kami dito sa Australia. Dito sa Sydney, Australia. 2 years plus na kaming nandito naman sa Australia. Wow. So you've been working for the past 17 years. Tama po. Parang. Oo, tama. Wow. 13 years in Singapore. Oh my God. Antagal. Wow. Parang sobrang bata ko pa nun. Kasi kaka-graduate ko pa lang less than 2 years pa ako sa Pilipinas. Wow. Parang bata kong pumunta sa Singapore. 21 yata ako, 22. Kasi sa Mapua, di ba, quarter-term sila. Oh, so parang parang mabilis kaming nakagraduate. Parang 4 years lang nakagraduate na kami. Wow. So ang bata kong gumraduate. Tapos nung nag-Singapore na. Ang aga niyong mistress. ang aga ng hindi naman halata, ano? hindi nga halata eh. Kaya kinukumpi ko parang ako. Tapos ano, yun nga ang aga ko na stress. doon na tumanda sa Singapore. Pero I guess... Di mo na malayan, 13 years na, diba? 13 years, ano? Actually, iniisip ko din. Kayo po ba ay naging PR or permanent resident dito sa Singapore? Mm-mm. 2007 ako pumunta, tapos 2008 naging PR na. Parang sinubukan ko lang na mag-apply kasi 'di ba ang rule after 2 years dapat ka mag-apply ng PR. Sinubukan ko lang noon mag-apply ng nung 1 year and 6 months pa lang tinry kong mag-apply. Tapos na-approve. Wow. Parang galing lang. So 2008 PR na ako sa Singapore. Pero during that time kasi medyo talagang ini-encourage pa nila yung mga foreigners to apply for PR. Pero nung time na yun. Yes, oo. During that parang time. Parang sakto nga. Mm-mm. Pero ngayon, asa. Wow, pahirapan daw. Ngayon parang mahirap, no? Hindi na po. Maraming nagsasabi na ang ating lahi ay hindi priority.
meron po kasi silang brackets, right? Na parang mga nationality na priority for PR. Oh. Parang hindi yata kasi hindi pa priority yung ating nasa lahi at nasa others tayo. Sabi nila ABC. Ah, nasa and others. Nasa others po tayo. Maybe that's why I never tried the apply. Though medyo mura lang. Sa inyo dati ay libre pa. Ba? Sa amin dati libre pa, mag-a-apply, magbabayad ka lang pag na-approve na. Oh, na-approve na. Parang ngayon kahit hindi ka pag sa application para magbabayad ka na, 'di ba? $100. Yun, 100 plus na. Dati pag na-approve ka lang saka ka magbabayad. So okay lang kahit mag-apply ka lang, mag-apply. Ngayon may bayad na. We digress a little bit, pero malaking parte kasi yung Singapore talaga sa inyong career, ano? Talagang yung training na-acquire niyo dito sa Singapore. Archie Carlotta, before we get into our main topic, eto, lagi namin tong tinatanong. Bakit ka nga ba nag-take ng BS Architecture? Actually, hindi... Iniisip ko nga siya kagabi, bakit nga ba ako nag-take ng BS Architecture? Actually, hindi yun yung aking main na gustong i-take talaga. Ang pinakauna ko talagang gusto, biology, kasi parang gusto ko mag-doktor. Kaso nung time na nag-enroll tayo, nag-exam sa mga school, ang tagal lumabas nung result nung in-examan ko ng biology. Tapos sa Mapua, ano na ako, pasado na ako sa exam. Tapos may nakatanggap na ako na sulat na pwede na akong magpa-register up to this date. Tapos so sabi lang ng mami ko, magpa-register ka na dyan kasi baka ma-close yung school. Baka wala kang mapasukan na school. Sabi ko, eh mahirap naman yung architecture kasi hindi naman ako marunong mag-drawing. Tapos diba naisip natin yung mga math, yung ganun. Oo. Mahirap. Tapos sabihin ng mami, madali lang yan, mga 1 plus 1 lang naman yan. Tapos yung... Nabudol ka. Tapos yung drawing naman daw, line lang na gano'n. Ay, naku. Mag-architecture ka na, madali lang yan. Tapos yun, nag-architecture na nga lang din ako. Pero ang pinaka first choice ko talaga sana, biology, tapos mag-doktor, parang gano'n. Yun lang. Parang nung nag-iisip ako ng mga course ko nung bago mag-college, sabi ko, ano nga ba yung course na gusto ko? Tapos sabi sa akin nung isa kong pinsan na medyo may edad na, sabi niya, siguro yung gusto mo course, yung ano no, yung after mo graduate, may title ka. Kunwari, at least doctor, o kaya architect, engineer, ganun. Sabi ko, siguro, baka nga ganun. Kasi lagi kong tinatanong, ano ba yung magiging trabaho after? Yung ganun, di ba, pag mag-decide ka, kasi hindi mo pa naman alam. So yun, kaya ako napadpad sa architecture. Parang gusto niyo naman. Mahirap para sa akin. Nahirapan ako talaga na matapos yung buong course. Parang chinaga ako talaga kasi nga siguro. Actually, lahat naman, di ba? Oo, lahat naman tayo. Parang lahat puyat-puyat. Tsaga pag, di ba? Pero sa akin talaga nahirapan. Merong mga years na, kunwari, nung first year, o kaya siguro hanggang second year, pag uuwi ako sa amin, kasi nag-boarding house lang ako sa may Mapua, sasabihin ko lagi sa mami ko, ang hirap talaga. Minsan umiyak ako sa mami, tapos sasabihin ng mami, ano, mag-shift ka na ba? Tapos naisip ko, wag na nga lang mag-shift kasi nakabili na ako ng mga T-square, yung mga triangle, yung mga gamit. Ang dami nang na-invest. Actually, yung mga listeners natin, madaming ganyang scenario sa buhay, hindi ba? Oo. Yung na, ano na, no, yung pumasok ka na sa RK, tapos gusto, tapusin mo na lang, no? Pero okay naman siya, eh. Later on, kailangan mo lang talagang tapusin. Yes, look at you now, RK, yes. Di ba? Kaya mo na. Pero ano, meron ka bang afterthought na parang, sana tinake ko na lang yung first choice ko, may ganun ba? Hindi ko na naisip. Nag-ano na lang ako, feeling na ng doktor. Pag umuwi sa bahay namin, bumili ako ng pang-BT. O yung gano'n. Tapos, pupunta lang ako dun sa isang lamesa namin, tapos sabihin ko, oh, the doctor is in, tapos magpapa-BT lang sa akin yung mami tsaka ang dati. Hindi ko na siya naisip. Parang, baka sige, ito na lang nga siguro yung ano. Ewan calling. Yan yung calling. Oo, oh, pwede. Tadhana. Ayun, tadhana na nga lang siguro. Archie Carlotta, what made you decide to fly and work in Australia after working for so many years in Singapore and
gaya nung nabanggit nyo, PR na din naman kayo. So, what was the main reason? Kailan ba kami nag-decide nun? Parang mga 2018 or 2019 kami nag-decide na i-try yung pag-apply ng visa sa Australia. Kasi yung opening ng architecture dito sa Australia, parang hindi siya taon-taon meron. So, nung year na nagbukas yung architecture, tapos sa iba't iba, di ba madami ding state dito? So, sa iba't ibang state, hindi lahat ng state open yung architecture. So Australia. Mm-mm. So, nung time na nagbukas yung architecture, parang nag-decide na din kami na, sige, i-try natin. Kasi, sobrang na-stress kami yata nung time na yun. Kasi yung project na ginagawa namin, sobrang stressful talaga. Dito sa Singapore, no? Yung project niyo. Parang puwapasok kami ng Sabado at Linggo. OT na nga ng weekdays. Puwapasok ka pa ng Sabado. Di ba parang ganun yung... Pero with pay naman sa Singapore din kayo, di ba? Sa Singapore din ba kayo? Ako po. Oo. Hindi siya, wala siyang pay. Anyway, tapos ano, yun nga. So, naisip namin na parang itry namin dito sa Australia kasi naririnig namin na may work-life balance, parang ganun. Tapos yung mga ibang kakilala namin na dito nagtatrabaho, sinasabi nila na madali lang yung trabaho nila, yung daw ginagawa natin ng one day, mga one week doon nilang ginagawa. Yung mga ganun na sobrang hindi mabilis yung pacing ng trabaho. So, yun yung parang nainganyo kami. Tapos, pag nag-research ka palang mas malalim yung mga benefits na meron dito, kunwari yung sa medical, tapos kunwari kung may magkaroon na kayo ng pamilya, yung libre yung school, tapos yung madami pang mga benefits na long term, yun yung makukuha mo. Although, PR naman kami sa Singapore, kaso, nakikita kasi namin dun sa parang mga mas senior na generation namin na PR din na pag nagkaanak sila, nahihirapan silang maghanap ng school ng anak nila. So, nag-end up sila na umalis din ng Singapore or umuwi ng Pilipinas. So, parang yun yung mga nakikita namin na advantage kung sakaling pupunta sa Australia. And isa pa, yung sayang yung chance ba, yung opportunity na since pwede namang mag-apply dito sa Australia, try na lang din namin. Kung ma-approve na PR kami dito sa Australia, eh di at least may backup plan. Kumbaga PR kami sa Singapore, pero kung ma-approve pa na PR dito, at least may, parang may option ka na, lilipat ako doon, parang ganun. May safety net, kumbaga. Mm-mm. Kasi po, Arki, diba, for PR dito sa Singapore, you still need to renew every 5 years? Every 5 years. Parang permanent ka na, pero ang inire-renew mo eh, ang tawag doon, re-entry permit. Parang PR ka pa din naman talaga, pero ire-renew mo lang yung re-entry permit mo. Parang ganun, ang tawag re-entry permit. Parang ano, parang... Temporary permanent. Parang temporary permanent pa rin. So, bali po, walang nare-reject doon? Parang meron din. Meron din. Parang meron akong kakilala na kunwari hindi sila nag-stay ng 3 years yata dapat sa Singapore na at least nag-stay ka. Pag nag-renew ka, parang bibigyan ka na lang kunwari ng 1 year or 2 years ulit na re-entry permit. Parang ganun. Ayan. So, bigyan lang natin ng background ng ating mga listeners, no? Si Arki Carlota kasi went to Australia, applied for PR na, diretso PR na kayo, no? So, papunta nyo doon, PR na kayo agad. And then, matanong ko lang po, no, yung work, yung nabanggit nyo kanina na stressful na work, you were under what kind of company? Like, consultant ba kayo or contractor side? Consultant. Yun. Para sa 13 years yung natrabahuan ko sa 13 years sa Singapore, tatlong company lang, lahat consultant. So, maliit na firm, medyo malaki, tapos yung malaki talaga na company. Mm-hmm. Yun, consultant, parang sobrang nakakapagod. Siguro kasi nga yung ginagawa natin, mga design, mga magpe-present ka syempre sa client. Tapos... Sa akin naman po, never akong nag-consultant. Ngayon, nasa design build ako. Pero never ako sa consultant. But I heard, talagang iba daw yung stress talaga. Iba yung stress. Sobrang bilis. Parang ngayon, ginagawa mo pa lang, eh, maya-maya may pagpe-present ka na naman, di ba? Tapos, may changes ulit, tapos ganun. Pero ganun naman talaga yung Arki. Yes, parang, lalo na kung sa design, di ba? Walang, hindi matatapos yung pag-evolve ng design. Lalo sa Singapore, sobrang fast-paced lahat. Oo nga.
So ano naman yung mga challenges working as a foreign architect dyan sa Australia, especially pag maghanap ka ng work? Nung unang time na dumating kami dito, bago kami pala pumunta dito, nagse-search na kami ng mga company. Parang ano lang, overview lang ng mga company na pwede nating ma-applyan. Tapos nung dumating na kami dito, mahirap pa lang mag-apply kasi ang lagi nilang hinahanap, may local experience ka ba? Yun lagi yung parang pag tiningnan yung iyong resume, titingnan nila lagi, may local experience ka ba? Syempre, wala naman tayong local experience. Pero may nakausap kami na Pinoy na archi din na nandito, matagal na silang nandito. Sabi naman nila, basta daw local experience, hindi kailangan na nasa archi na field. Basta local experience kahit daw, kunwari sa retail ka, kahit sa factory, kahit kunwari sa school ba, sa library, basta local experience. Kasi ang tinitingnan yata nila, yung matuto ka na makibagay sa mga lokal, yung ganun, yung malaman mo yung working environment dito. Parang ganun, pero yun yung challenge, yung local experience. Kasi paano naman kami makakasimula kung walang tumatanggap sa amin para magka-local experience, di ba? Mm-hmm. So, yun yung unang challenge. Balik, ano po kayo katagal bago nakakuha ng trabaho? Parang ilang months din, ilang months back. Kasi nung time na dumating kami dito, pandemya. So yun pa yung isang challenge naman sa amin. Dumating kami dito 1 week. Bago mag-lockdown. Kasi February yun eh. Nung dumating kami dito, parang after few days, nag-lockdown. So, freeze lahat ng hiring. So, wala. Wala kami. Paano yun? Paano kayo nag-survive? Nakasurvive kami kasi bago kami pumunta ng dito sa Australia, kunwari may plano kami na next year kami pupunta. Nag-accounting na ako. Meron na akong projected na dapat ganito yung ipon natin. Kasi target namin at least ilang months or at least kunwari kung 1 year na max na wala kaming work. Mabubuhay kami. Parang ganun. So, nag-ipon kami as much as kaya naming maipon from Singapore. Tapos, nung time na yun, kasi nga freeze hiring, tapos kahit nagpapasa kami ng application, wala. May matatanggap ka na you're not qualified. Nagaganon sila eh. Nag-i-email sila na hindi ka shortlisted, yung mga ganun. At least may ano confirmation pa rin kung ano yung result. Either negative or positive. Unlike dito, wait for our call. Ganun sila, diba? Oo, may ganun sila yung sasabihin. Meron ngang worst eh, sasabihin nung isang agent, sabi nila, hindi ka qualified and I think hindi ka magiging qualified sa future. Yung ganun, may ganun nga eh, parang may time na syempre madediscourage ka, pero later on naman magiging okay. Siguro naman nagbe-base sila doon sa current status na nandun sa resume. Parang, pero later on, pwede mo namang ma-improve yun, hindi ba? Tsaka pala ano, yung naalala ko lang, yung, di ba sa Singapore, ang dami-dami nating posisyon? Di ba ang daming layers ng posisyon na tawag? Yung, okay, di ba ang tawag natin, yung may associate, with director, senior, art director, executive, yung ganun, di ba? Project executive, project coordinator, kaiba nyo. Pero isa lang yung ginagawa. Ano sila dito, yung pag tinawag mong associate, dapat talaga associate level ka. So, hindi, parang iba dapat talagang level yung kaalaman mo at kakayanan mo kapag associate. Parang ganun. Kasi ganun yung position namin dati sa dati naming kumpanya eh. Parang mahirap pala kasi seryoso pala dito yung mga position. Hindi yung mga matawag lang na senior associate, yung ganun. So, yun din, isang mga challenge. So, ang in-applyan namin nung time na yun, parang yung common na lang na, kunwari, documenter o kaya architectural drafts person, yung mga ganun. Or designer, mga ganun. Hindi mga associate. May tinitingnan din nilang mabuti yung mga position mo, tinitingnan nilang mabuti yung resume mo, yung iyong portfolio. Hinihimay nila. Ang galing nga eh, hinihimay nila talaga. Tinitingnan nila kung marunong kang magkumuha ng mga facade details, yung mga ganun. Ang galing. So, kayo po ay nakakuha ng trabaho after pandemic na? Or hindi na? Nung ano na, nung parang late, mga September. Diba ang tagal? Oh, okay. Same year.
Pero parang since ganun. Kayo po ay PR, nakatanggap naman kayo ng ayuda, di ba? Dito? Hindi nga pa namin alam yung mga ayuda na yun. Noong pero time supposedly na yun, kasi, meron dapat, no? Parang meron siguro. Pero hindi namin na-apply kasi hindi kami lumalabas nung time na yun. Parang takot kami sa COVID. Parang hindi pa namin alam saan kaya yung hospital, saan kaya yung ganun. So naisip namin nung time na yun, sa bahay na lang kami para mas safe. Tagal, no? Tsaka nung time pala na yun, nakakuha kami ng parang sideline. So at least may ginagawa kami sa bahay kahit hindi kami inip na pandemic at lockdown. May nakuha kami na parang, ano ba tawag sa ganun yung, ano tawag sa ID drawings? Yung mga detail ng ID. Yun. Yun yung parang nagtumulong din sa amin kaya kami nakasurvive. Drafting works ng Australia din or mga dati yung hindi, sa support? Friend namin na nasa Dubai. Parang meron siyang connection. Yung project sa hotel, tapos may kailangan ng working drawings ng mga cabinetry, yung mga ganun. Buti na lang din, at least, diba? May dumarating na blessing. At saka may ginagawa kami kasi nakaka-paranoid din yung COVID. Diba nung unang year na yun, parang nakaka-stress din na kakalipat lang namin, tapos excited kaming lumipat. Ang dami naming na-imagine na ang gandang, yung excited kaming, ay, bago yung life, bago yung environment, bago yung, tapos biglang COVID, naka-lockdown. So, ang dami mong iniisip ng mga negative. On a personal note, what are the advantages of working in Australia as compared to Singapore and Philippines? Isa sa naisip namin na advantage yung work-life balance nga. Totoo yung sinasabi nilang work-life balance. Hindi kami nag-OT ng bongga sa weekdays. Siguro nag-stay lang kami mga 7:30, ganun. Sana lahat. So yun, tas siguro mas madali yung trabaho. Totoo yung sinabi nila na mas yung pacing ng trabaho hindi sobrang bilis. Parang mas, hindi ko rin ma-explain kung paano, pero siguro mas kaya nilang i-negotiate na hindi agad-agad deadline, yung ganun. Basta mas madali yung trabaho, tapos siguro mas malaki din ng kaunti yung sahod. Although malaki rin naman yung tax dito. Mas malaki yung tax dito eh, kumpara sa Singapore. Tapos, yung isa pa, parang pantay-pantay yung opportunity ng work dito. Sa Australia. Parang lahat pwede kang maging qualified. Kasi nga, di ba, pwede kang kahit sa ang field. Hindi ka, di ba sa Singapore, parang dapat RK field ka lang. Dito, pwede kang mag-work sa ibang field. Parang pwede, oo. Parang may iba akong kakilala na hindi na sila nag-RK, sa medical na lang sila, yung ganun. Pwede kang mag-shift ng trabaho. So, okay naman siya. For our listeners, no, yung visa na in-apply ni RK Carlota is skilled migration, yung visa 190. Right? 190. Mm-hmm. Based pa rin siya sa anong skill mo. Like for example, architectural draftsman. Yun pa rin, pa rin yung i-base yung points and qualifications. Pero after nyo po makuha yung PR, kahit anong trabaho pwede na, di ba? Kahit anong trabaho. Hindi kasi meron po akong kakilala na Arky din. And then, pumunta din siya dyan sa Sydney. Tapos tinanong ko siya, oh girl, kamusta naman ang Arky life dyan? Tapos sabi niya, nako girl, wala na, I quit architecture. nag-iba na siya. Oh, sabi niya, medyo nagtatry ako ng ibang field. Industry. Ibang field. Kasi iba din yung stress ko. May career shifting ba? Oo, so, parang gano'n. Pwede naman. Pwede. Meron nga akong kakilala na sa ano na siya, yung caregiver, gano'n. Kasi mas malaki yata yung sahod. Tsaka siguro mas madali. Ako nga din, naisip ko eh. Baka anong chance yung ato para maging doktor, Arky? Oo nga, kaya siguro napunta ka dyan. Well, it's never too late. Naisip ko nga dati, mag-librarian kaya ako para at least siguro sobrang tahimik sa library. Tapos wala akong ginagawa. Pero mahirap din siguro mag-shift. Kailangan mo siguro mag-aral pa. Oo. Certifications. Mukhang ganun nga. May malaking adjustments pa. Pero right now, ang trabaho nyo ay nasa consultant din kayo or hindi? Consultant. Consultant pa rin. Oo.
Nice, talagang dyan talaga kayo, no? Na mas gamay nyo na talagang consultant. Kasi hindi, nung nag-a-apply kasi kami ng trabaho, hindi namin maisip paano kami mag-shift kaya sa ibang trabaho. Kasi meron kami mga housemate na iba yung trabaho, di ba? Mm-hmm. So isip namin, paano kami mag-a-apply sa, kunwari sa retail? Paano kami mag-a-apply dyan kung ang resume namin nakalagay mga R-key? Mm-hmm. Yung ganun. Mm-hmm. So paano kami ma-qualify? So hindi pa namin alam paano. Siguro balang araw kung kailan pagka talagang gusto na naming mag-shift sa ibang industry. Mm-hmm. Pero sa ngayon nasa consultant kami. Archie firm, interiors. Archie firm. Archie firm. Mm-hmm. Oh. Pero marami naman pong openings like Archie firm or contractor side, marami naman. Ngayon sobrang dami. As in, kunwari kung mag-update ka ng LinkedIn mo, mm-hmm. ang daming kumukontak sa'yo ng mga agent. Kasi parang boom ngayon yung ano hiring. Parang may ano nga ngayon eh, kakulangan daw yata ng mga empleyado. Talaga? Ito naman, Archie Carlota, in terms of professional practice and work culture, ano yung pinagkaiba ng mga Filipino architects compare sa mga local architects dyan sa Australia? Yung una naming na-observahan in terms mm-hmm. of culture sa trabaho. Seryoso sa trabaho yung mga taga dito. Talagang nakafocus sila. Nakafocus sila. Pag nakita mo sila sa office, ganun lang talaga sila ng 8 hours. Parang hindi namin alam, iniisip namin yung logic kung bakit sobrang seryoso nila at nakafocus sila sa oras. Siguro dahil hourly rate ang swelduhan dito. Yun yung naisip namin. Siguro kasi sobrang halaga ng bawat oras nila dito kasi nga hourly rate yung swelduhan eh. Kahit yung sa contract mo, makikita mo hourly yung naka-specify na sahod. Siguro ganun. So less petik sila, less yung 'di ba sa atin, ang dami nating chika, yung tatayo tayo tapos magkikwentuhan tayo sa katabi natin or dun sa kabilang bay. Di ba makikipagano? Sila, wala silang mga ganun dito. Oh. Nakafocus talaga sila. Pero syempre, yung kaibahan naman, mas masayahin naman yung tayo, yung mga Pilipino. Kasi sa office, meron akong ka-opisinang Pilipino. Nababawasan naman yung aking ano, yung parang stress ko sa work kahit papaano kasi may nakakatsikahan ako na Filipino, di ba? Parang mas ano sila, mas masayahin tayo. In terms sa sipag, syempre mas masipag naman din siguro yung Filipino kasi masipag tayo, yung quality ng work natin masipag. Although masipag din naman sila pero syempre bias ako. Mas masipag yung... Oo naman. Kasi Filipino ako, mas masipag yung Filipino at mas maiba yung quality. Tapos, ang isa pa, yung last dito, parang pwede kang mag-voice out na hindi nila pe-personalin. Kunwari sa case ko, pag sobrang loaded na ako, mapifeel ko naman na na-stress na ako. Although, hindi siya same level ng stress ng Singapore na sobrang stress ka. Pero, pag na-feel mo na-stress ka na, sinasabi ko sa meeting na na-stress na ako, loaded na ako, mag-unload sila sa'yo ng trabaho. Parang okay lang na sabihin mo yun, hindi ka nila pe-personalin na yung tatanggalin ka sa trabaho or yung mas lalo kang pahihirapan. Hindi. Ano sila, open sila sa mga ganong discussion. Kahit sa mga ano yung evaluation, open sila na pakinggan yung ano mo talaga, yung iyong hinaing kumbaga. And hindi nila, last na talaga, hindi nila dinediscourage yung mag-overtime. Kasi yung mismong HR magsasabi sa iyo na hindi namin din na-discourage yung mag-overtime kasi kung mag-overtime ka ngayon bukas wala kang energy or hindi ka makaka-function ng mas maayos. Gusto yung namin, quality of work. Oo, ganun. So yun yung pinagkaiba ng dito at saka sa Singapore or sa Pilipinas. Pero yung mga architects po ba dyan, sila ay as in, pagka-graduate pa nila ng university, architect na sila or may mga board exam? Board. Meron ding board exam. Oh. Ay, isa pa pala, naalala ko, pag tayo pala pumunta dito sa Australia, di ba architecto tayo sa Pilipinas? Mm-hmm. Pag dito, hindi tayo registered architect. So, hindi natin pwedeng gamitin ang salitang architect. Hindi natin pwedeng, pag nag-apply tayo ng position, hindi pwedeng magkaroon ka ng ang position mo ay architect. Ganyan.
bawal kasi hindi ka naman registered dito. Kaya yung mga position namin, kunwari designer, documenter, mga ganun. Kasi bawal na ilagay mo yung salitang architect kung hindi ka naman registered. Pero nalaman ko kasi sa company namin, parang in-encourage kanila na maging registered architect dito. Oh, nice. So, sabi nung aking head na kung kunwari meron kang more than 10 years yata na experience kahit sa labas ng bansa, pwede ka nang mag-apply yata dito para maging registered. Pero dadaan ka pa rin sa yung parang may paneling na interview, magpe-present ka pa rin. Pero parang mas maiksi yung proseso na pagdadaanan mo kasi meron ka ng years ng experience. May mag-a-assess pa rin sa yung qualifications. Kumbaga. Oh, nice. Actually, ganun din sa Singapore, di ba, Arky, na ang title kasi natin na architect exclusively for Philippines lang. Paglabas ko ng bansa, hindi ka qualified na tawagin architect. So, may tendency talaga na mag-start ka sa baba. I mean, hindi, huwag kang mag-expect na architect ka agad or kahit ka designer agad, hindi. Parang. Yun yung isa sa tanong din sa amin nung friend namin na, eh kung sa Singapore ganito na yung position mo, tapos nung pumunta ka sa Australia, parang bumalik ka ulit sa baba. Okay lang naman. Di ba? Parang ganun talaga. Parang magsisimula ka talaga sa simula ulit. Kasi bagong environment, bagong culture, bagong mga codes ulit ang aaralin mo. Lahat bago. So, okay lang na magsimula ka ulit sa baba. Alright. So, yan. Alright. So, let's proceed to sabaw moment. Arky Cardota, what is your most sabaw moment when you were in college or nung nag-work ka ngayon? Ayan, ngayon. Wala nga akong maisip na sabaw moment eh. Baka lahat ng buong Arky ko sabaw moment. Yun lang. Kasi mahira. Pero ang naisip ko lang na sobrang matindi talaga nung thesis na namin. Kasi yung thesis kasi namin group. Kasi gagawa kami ng sobrang malaking eco-tourism na park. So, nung time na yun, nagsama-sama kami ng magkakagroup namin sa isang apartment para mas productive, mas efficient. So, nung simula ng thesis, parang okay pa eh, marami pang energy lahat, di ba? Tapos later on na, nung habang tumatapos yung thesis, nagsishifting na kami. At nagsishifting na kami ng tulog. Kunwari, ikaw muna matulog ngayon, tapos kami yung gising para gumawa ng model at ng presentation. Tapos mamaya kami naman yung tutulog, tapos sila naman yung gigising para may matapos lang sa aming thesis kasi sabay siya na sobrang laki niya talaga na model kasi nga ecotourism siya, parang mas mataas pa yata sa door tapos sobrang malapad siya na malaki siya na ano, parang siguro mga 2 meters by malaki siya na model, isang maliit na room. Oo, parang ganun kasi na sa buong living room namin sa apartment, yun nandun lahat yung isang model namin eh. Ang lawak niya. So, nagsishifting kami. Tapos, nung malapit na yung aming presentation, kasi level 3 pa yung inirentahan namin na apartment. So, kailangan naming ibaba yung sobrang laking model sa car park para lang nang mas maaga para i-retouch namin yung masisirang sa model ng habang ibinaba namin sa level 3, di ba? So, nasa ground floor kami. Nagsishifting kami. Punta ka sa ground floor para i-retouch yung mga modeling ng few days before ng shifting, ng presentation namin. Yun lang yung naalala ko na ano, na parang sabaw moments. Pero mataas din yung nakuha namin grade nun. Parang 1.25 yata. Ay, ang taas! Oh, so, di ba pwede na? Alamin! kahit talagang lutang na lutang kayo, hindi ka na makakapag-present siguro. Noong time na yun, hindi na kami nakapag-present. Isang member lang ng group namin yung nakayanang mag-present. Kasi talagang ano na, lutang ka talaga. Wala na. Ang galing natin, no? Nakakayanan natin yung mga ganong ano. So, mga ganong... Yung isama po, akong sinabi yung tri-sem, lahat mabilis. Quarter. Four. Huh? So every, walang pahinga, no? Every 3 months, di ba? Parang 1 week lang yung aming pahinga para mag-enroll. Oh, so talagang ano, sobrang bilis. Less yung unit tapos mas mabilis. Parang ganun. Compressed na kasi siya dun sa... Compressed, oo. Pero ito po, meron din ba kayong sabaw moment
when you arrive there in Australia? Kasi, di ba yung accent nila medyo mahirap. Ay, oo, tama. Ang hirap nila intindihin. Parang, sabi ko, di ba, COVID, naka-work from home tayo. So, sabi ko, paano kaya ako matututo ng accent nila? Eh, naka-work from home tayo. So, hindi pa rin ako may expose sa accent nila, di ba? Kasi lagi ako nasa bahay lang, tapos wala akong nakakausap na mga tao. Hindi ko sila naintindihan. Yung maganda naman sa team namin, iba-iba kaming lahi. So, sumakto naman na meron kaming Indian, merong Korean, merong Japanese, may iba-iba. Isa lang yata yung local namin, yung pinakamataas. So, yun lang yung nahihirapan talaga ako intindihin. Pag kausap ko siya, kailangan nakatingin akong ganun sa bibig niya. Kasi hindi ko magigets yung kanyang sinasabi pag hindi ako nakafocus na ganun. Kaya kunwari appraisal, talagang pumunta ako sa office para face to face. Kasi mas may intindihan ko kapag nakaganon ako sa kanyang mukha, yung nakaganon. Meron ngang moment na nag-picnic yung team namin. After ng lockdown, parang nag-organize yung office namin ng picnic ng bawat team. So nag-picnic yung team namin. Tapos magdadala ng iba-ibang food ng per bansa. So ang dinala ko fruit salad kasi yun yung pinakamadali kasi i-mix ko lang lahat ng mga delata, di ba? Tapos pumunta ako dun sa food, sabi nung yung local nga na kasama namin, sabi niya, I like this food, parang may corn, parang gano'n. Tapos sabi ko, ano kaya yung sinasabi niya, meron ba tong corn, parang gano'n. Tapos sabi ko, ano kaya yun, hindi naman siya naka-cone na yung apa. Ice cream. Diba? Sabi ko, hindi naman siya naka-cone, tapos parang nung pangatlong ulit na niya, saka ako na-realize, corn pala, as in yung mais. Corn. Silent R. Tapos, parang sa isip-isip ko, grabe naman, corn na nga lang, hindi ko may hanggang ngayon, nahirapan pa rin akong intindihin pala yung accent nila. Yun pala yung isang challenge din, yung accent. Mahirap. Nahirapan akong intindihin. Pero nag-lift na ba yung lockdown dyan sa Sydney? Or mm-mm. Last year pa, pwede nang mag-work sa office. Pero kami, 3 days ako na work from home. Isang araw sa site office, isang araw ako sa studio namin. Pero ina-encourage na ngayon na magpumasok as many as at least parang 60% daw sana nasa office kami. Tumatawad lang ako ng konti. Parang in-encourage lang talaga. Mm-mm. Para din daw mabuhay yung city kasi nung lockdown parang nawala lahat ng business doon sa city. Mm-hmm. Yung mga restaurant nagsara, yung ganun, sobrang daming affected na. Buhay ng konti yung economy. Ayun po, nabanggit niyo yung about sa mga resto and everything. Medyo magdadigress lang tayo from the RT stuff. Cost of living ba ay much better as compared to Singapore? I mean, ano yung mas mahal in terms of... Sobrang mahal ng food dito. Dyan. Di ba dyan ang sarap? Ang dami kinain dyan nung nandiyan kami. Parang isang meal, di ba, pwede na mga $6, $8. Dito, $16. Mahal, di ba? Kahit regular meal? Mm-mm. Parang $16, $15. Meron namang mura siguro kung gusto mo sushi. Pero hindi ko alam kung mabubusog ka. Pero mahal. Tapos yung pamasahe sa MRT. Di ba dyan mga $1 lang? Dito, one way ko, $5.6. Oh no, talaga? Mahal, di ba? Kaya, nag-top up ako nung isang araw, $60. 2 days lang akong pumasok, $30 na lang ngayon. O, di ba? Oh, no. Ang mahal. Yun yung medyo mahal dito pala. Oo. Especially kasi ang SGD tsaka AUD is almost one. Parang almost one. Mm-mm. Mahal, ano? Yun, mahal. $5 yung one way ko na pamasahe. Yung rent naman? Yung rent sa bahay, per week yung bayad dito. Yung 2-bedroom namin, $530 per week. So, magkano yun? Isang unit na yung nirent nyo? Isang 2 bedrooms na isang... Oh. Diyan ba magkano? So, halos same ba? Mga 2K. So, isang unit mo. Parang same lang din. Same lang. Parang same lang, no? So, yung food talaga saka
food talaga. Transport. So, magbabaon ka kung gusto mong makatipid. Kami nagbabaon kami. Di ba dyan sa Singapore, parang pag kumain tayo, di ba pag sweldo, sweldo naman, kain na tayo ng ano, sa masarap pag lunch. Parang okay, di ba, mga $20. Dito, araw-araw na ganun. Dito ang mahal, mahal. Though, sabi nyo naman kanina, mas mataas din naman yung sahod nyo dyan. So, medyo balanced din. Medyo balanced din. Pero mas mataas yung tax. Mas mataas yung tax dito, 30% yata. May calculation sila eh, depende sa sahod mo. Parang may bracket-bracket. Ganun. Pero mas mataas yung tax. How about po yung nabanggit nyo, di ba, nagtitrain kayo? So, I assume hindi kayo, wala kayong car? Kaka-purchase lang namin ngayong parang Feb yata. Kasi mag-i-exam ka pa ng driving, ano ba tawag doon? Driving license. Test. Oh, okay. So ito, hindi mo na to, Arky. Tukul mo na sa life. Kung kunwari may lisensya ka sa Pilipinas, nang more than ilang years, nakalimutan ko kung ilang years. Mm-hmm. 3 years ba o 5 years? Pwede mo siyang i-convert na dito as full license. Parang hindi ka na madami kasing layers ng lisensya dito. Merong L, learners, tapos merong P, tapos merong full license. Pwede ka nang i-convert dito. Pero mag-exam ka pa din at driving test. Mm-hmm. Parang ganun. Tapos yun, kakapasa lang namin sa driving test. Kaya ngayon lang year na kami nagkaroon ng sasakyan. So after 2 years pa kami nagkaroon ng sasakyan. Mas advisable po ba na marunong kang mag-drive or may sarili kang sasakyan pag nasa Australia? Pag papasok kami sa office, naka-train kami. Pero pag weekend, parang mas okay na may sasakyan ka para mas ma-discover mo yung lugar. Kasi, di ba, sobrang lawak dito. Nung wala pa kaming sasakyan, ang napupuntahan lang namin, napapasyalan namin yung within lang sa yung mga parks. Okay, kita ko ngayon. Yung mapupuntahan lang ng bus, yung ganun. Pero nung nagkaroon na kami ng sasakyan, at least nakakapunta na kami sa regional area, yung malayo-layo, yung ganun. So, parang mas hindi, ewan ko kung, siguro kung may pamilya kayo or may anak kayo, kailangan nyo talaga para mas madali. Pero sa amin, kumuha na din kami para mas ma-discover namin yung ibang lugar. Mas madaling gumala, kumbaga. Mas madaling gumala. Pag winter, sobrang hirap. Pagka walang sasakyan din, parang lalo na ngayon sobrang lamig pag mag-grocery ka. Maglalakad ka, di ba naka-cart lang kami pag nag-grocery. Ang lamig. So parang nakita ko na namin yung advantage na may sasakyan ka. Pero pag ano naman po, yung mga bus stop naman, medyo convenient naman yung location niya or medyo malayo? Dito meron, dito sa location namin, meron kaming dalawang bus stop na malapit-lapit. Pero hindi ko lang sure sa mga regional area kasi parang matagal yata yung waiting time pag sa regional. Pero dito sa Sydney, okay naman. Okay, so yan, napaka... Ang daming kwento. Ang daming nalaman. Sobrang dami ko pang tanong, pero syempre, medyo limited yung time natin. But then, let's proceed to host takeaways. So you start, Makoy. Okay, host takeaways. First takeaway ko, ito yung pinanindigan ni Archie Carlota yung architecture. Although, mayroon siyang ibang gustong course na kunin. Di ba? So actually madaming ganyan ngayon yung hindi nila alam kung ituturin nila or hindi or susundin ba nila yung gusto nila or gusto ng parents. Ganyan. Pero si Archie Carlota, andyan na yung ano, parang you eat what is served, parang ganun, di ba? So andyan na lahat, kompleto ka na sa gamit, ready ka nang pumasok. Ang kailangan mo lang is tapusin mo yung course sa abot ng iyong makakaya. Kasi para din naman sa'yo yan, di ba? And another is yung pagpunta ni Archie Carlota sa abroad. Kasi parang naalala ko tuloy yung mga yung interview natin kay Archie Rosell. Archie from Ireland. Oo. So kapag ang isang tao kasi pumunta sa abroad, parang complete cast away ka. Tapos nasa survival mode. Lalo na yung case ni na Archie Carlota na taon pa na COVID pandemic ganyan, tapos pagdating mo akala mo new life, new beginning, akala mo masaya pero pagdating mo parang kulong ka sa isang bahay, iba yung atmosphere niya. Tapos ayun, andun nga yung concept of survival.
hindi siya sumuko na parang hindi niya naisip na balik na lang tayo sa Pilipinas, but instead naghanap siya ng ibang way, madaming way para makasurvive until makasettle na nga sila dyan sa Sydney ng mas maayos. Diba? So, ganun talaga pag gusto mong mag-abroad, madami ka talagang pagdadaanan, di ba? So, alam na alam yun ni Barbs kasi parang may target ata siyang puntahan. Ay, oo. Tama ba? Oo. So, ikaw, Barbs, ayun. Yung takeaways mo. Alright. So, yun nga, nabanggit mo na din, Max. So, kaya nga ako excited sa episode na to kasi nakaka-relate ako ng bongga. Alam mo yan, Arky Carlota, kasi isa ako sa mga avid viewers mo sa YouTube na iyong wow, thank you. Kaya na iyong ipa-vlog mamaya. Pero isa talaga ako sa mga nagko-comment na, Arky, ganito ganyan. Ang nakakatuwa kasi kay Arky Carlota, talagang nagre-reply siya. Mabilis siya mag-reply. Kaya pag may mga queries ako, talagang siya yung to go to. Yan, na vlogger. Kasi ganito, ikwento ko na lang din. Nag-start din ako, siguro during the time na nandun na si na Arky, nung naisip ko na parang gusto ko mag-Australia din. Yung kay Arky Carlota, dun din sila nag-start mag-upload ng mga journey nila sa Australia. So talagang natsundan ko siya. Tapos yung mga tanong ko din. Yes, it's around pandemic din. Dun din kayo nag-upload, diba? Mag-start mag-upload. So dun din ako na-encourage. Tapos ang ginawa ko kasi una, assessment, diba? Kasi hindi na ako nag-agency. Nag-agency ba kayo, Arky? Hindi kami nag-agent kasi kaya naman. Kaya naman kasi straightforward naman yung parang yung mga yung sitwasyon namin. Meron kasing iba na hindi straightforward. Kunwari, basta may mga ibang mga circumstances. Sa amin kasi straightforward lang kaya kayang DIY. Kayang-kaya siya. So, doon din ako nakahugot ng lakas ng loob na, matry nga si Arky Carlota nga. Kaya naman. So, ganito. So, nagpa-assess ako. Then, after a year na, parang since pandemic nga, hindi ko rin naman pre-measure yung sarili ko. Naka-receive ako ng positive assessment sa aking skill. And then, after that, nag-proceed ako sa English exam. Okay naman yung score ko. Tapos, nag-apply ako. Though hindi talaga ako nag-expect kasi nga pandemic, naka-receive naman ako ng invitation, so New South Wales din. Pero ang nangyari kasi, ang pinapagawa sa akin is mag-a-apply ako per RDA, yung per ano siya, parang per practice. Regional. Ang regional kasi. Kasi pong natanggap ko ay hindi for PR, hindi open yung trabaho natin. Right now, hindi open yung trabaho natin for PR. Ang mas open sila, mas mataas yung score ko for temporary visa, which gives you 5 years to work and live in Australia, regional Australia. Pero after 3 years, pwede ka na mag-apply for PR. So, not bad. So, sabi ko, okay, pwede na. Hindi na masama. At saka may hinahabol din kasi ako, Arky, na edad. Like, tama, importante 33, yun. Hindi mo na makukuha yung highest point. So, sabi ko, okay, sige, ikunin ko na to para makuha ko yung highest point sa age. And then, nung nireject ko yung una, kasi ate, may na-receive ako, may isang state na yun yung binahan nung nakaraan, yung na-news. So, natakot ako kasi mag-isa kong pupunta tapos babahayin ako. Alam mo naman, medyo ano tayo. Parang ano, far-sighted ako mag-isip. Advance ako mag-isip. So, sabi ko, baka hindi ko kaya. Hindi ko kaya. So, sige, Lord. Sige, i-re-reject ko to, Lord. Feeling ko dito para sa akin. And then, parang after few weeks, naka-receive ulit ako right after the election. Kasi naka-election din recently, right? So, feeling ko may binago sila sa system or something. Na-invite ulit ako, pero same visa. Oh, yes! Visa 491. So, na-invite ako ulit, kasi hindi na ako pinapa-apply for any regional. Basta kahit anong regional daw sa New South Wales. Okay, nasasabi ko, kura na to! Ano ko na to? Ipupush ko na to. So, nag-apply ako for nomination kasi kailangan nila akong i-nominate. So, I applied. And then, after 2 weeks, na-receive ko yung sponsorship. So, na-sponsoran na ako ni New South Wales and then binigyan na ako ng parang link para gumawa ng email account. Yun na yung mag-lodge ka na ng visa sa Australia talaga. So, yun na yung pina-process ko right now. So, sobrang grateful ako to Arky Carlota na talagang denied niya ako kasi hindi siya conscious pero nag-guide niya ako sa journey na to. So, I hope and pray na maging positive. Positive yan.
Mm-hmm. Doon hindi sasalubungin naman ako ka ni Argy Carlota. Yes, i-meet ko sa airport. Yes, i-meet ko talaga sa i-treat kita ng lunch tech. Pupuntahan kita sa Sydney. Alright. Though hindi naman ako super excited na umalis kasi right now okay naman yung status ko. Though hindi ako PR sa Singapore, okay naman yung status ko. Yung work ko hindi kasing stressful nung sa inyo. Pero medyo okay pa ako. So parang safety net ko lang siya na later on. Kasi alam niyo naman sa dito kasi sa Singapore every 2 to 3 years yung renewal ng work pass. So my tendency, especially now medyo nagka-tighten sila for foreigners na may mga instances where they reject the visa, the government rejects the visa. So fast forward, hopefully maybe next year or early 2024 bago ako mag 33. Wow naman, bata pa. Australia na ako, Diyos ko, Lord. Bato niyo po nga. Ano ba? So, yun lang sa akin. So, yeah. Arki Carlota, before we end this podcast recording, thank you so much. Can you give us some short parting words? Advice sa other architects who are also planning to move to Australia, to our young Arki student listeners out there. And you can also plug your social media. Where can we find you? Okay, sa mga gusto na magpunta dito sa Australia, kahit sa ang state, grab nyo lang yung chance habang bata pa. Sabi mo nga, may hinahabol kang age, di ba? Habang bata pa, try nyo lang kasi kung maging okay naman, kung ma-approve, hindi mo naman masasabi kung ma-approve or hindi. Pero subukan nyo lang kasi sayang yung chance na may backup plan kayo na at least may option kayo na pwede kayong pumunta dito sa Australia kung sakaling ayaw nyo na sa kung nasaan man kayong lugar ngayon. Subukan nyo lang, try nyo lang kasi pag naman chinaga natin, makukuha natin talaga yung result na gusto natin, di ba? Tapos medyo mahirap siya sa simula pero eventually pag positive lang yung outlook natin, makukuha natin na magiging okay. Lagi lang mahirap yung simula, pero pag nagamay na natin, okay na. Magiging okay na. Tapos sa mga RK students naman, ang naisip ko lang talaga, nag-iisip ako ng advice ko talaga simula nung sined mo yung sabi ko, ano mga advice? Ang naisip ko lang talaga, tiyagain nyo talaga yung RK. Kung sobrang passionate kayo na maging architect at passionate kayo sa course nyo na yan, tiyagain nyo kasi later on may ano naman ay makikita nyo yung harvest ninyo. Later on, pag naging nakatapos kayo sa architecture, magiging architect kayo, tapos makakahanap kayo ng magandang work, makakatulong kayo sa pamilya nyo. Maganda rin naman yung magiging bunga, basta tiyagain nyo lang muna sa ngayon, kayang-kaya nyo matapos yung architecture course na yan. Mahirap pero kayang-kaya nyo. Tiyaga lang talaga. Tapos, yung palang kung sakali na interesado kayo na malaman yung pinagkagawa namin dito sa Australia, panoorin nyo lang yung Saturday vlogs namin, Saturday vlogs in Australia dito sa aming YouTube channel. Fini-feature lang namin yung daily life namin, tapos nagsashare din kami ng kung paano yung process ng pinagdaanan namin sa pag-apply nga namin dito sa Australia, kung ano yung cost of living, yung mga lugar na pinupuntahan namin dito para magka-idea kayo kung mafe-feel nyo ba na yun ba yung gusto nyong puntahan, mafe-feel nyo ba na maganda ba yung culture dito sa Australia. Sana mabisita nyo rin yung YouTube channel namin. Yun lang. Yes. So, ilalagay natin yung link sa ating description box below. So, guys, check it out. Sobrang enjoy. Sobrang marami kang matututunan. Especially sa Arki part. Kasi doon hinimay-himay ni Arki Carlota yung experiences niya after graduation. Kung anong mga kumpanya yung napasok niya. Nabanggit niyo din doon. And then, kung paano siya naghanap ng work, paano yung proseso, ganyan. So, yung hirap. Yes, yung hirap. So, guys, check it out. And marami din siyang videos, yung mga daily vlogs nila, like weekend vlogs nila. So, check it out, guys. Kasi yata yung processing ng visa, di ba? Meron din yes. Opo, yun po talaga yung ano ko, nakasave siya, na inuulit-ulit ko siya. Okay. Ano talaga? yung vlog ni na Arki Carlota, complete guide. Yes. Yun Australia. Yung naging Bible ko sa processing ng visa talaga. Ayun. Pati mga i-impake na gamit no, meron din. True. Uh-huh. Ayan. Okay, so like, share, and subscribe. And yeah, there you go. Maraming salamat
Arky Carlota, for your time. We learned a lot from this conversation. And sobrang nag-enjoy kami ni Max, di ba, Max? Oo naman. Talagang ano, si Max din nakatutok din siya kanina, eh, no? Nagkikwento si Arky Carlota. Nakatawa. Alright, and to our Hugotarian listeners out there, kaway-kaway naman dyan. Thank you so much for listening to our Hugot Arky, the podcast. Please don't forget to follow us on Spotify, Apple Podcast, Anchor, and other podcast hosting platforms on the web. And if you have any topic that you want us to discuss on this pod, just PM us on our Facebook page, Hugot Arky. That's H-U-G-O-T space A-R-K-I. Or you can also DM us on our Instagram at hugot.arky. Just remember to like and follow us for more Arky memes and updates. And by the way, we also upload our podcast on our YouTube channel, Hugot Arky. So please, please, please subscribe, like, and share this episode to your Arky friends and classmates. And again, this has been your host, Barbs, together with my co-host, McCoy. Thank you for tuning in to Hugot Arky, the podcast. See you on our next vlog, Arky. Not vlog, next podcast. Bye. Thank you, Arky. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Hugot Arky community. Any content provided by our hosts or guests are of their opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual or anyone or anything.